pagamoto ako dito, pumunta po ako dito, kasama po yung asawa ko, kasama ko po siya sa alde. Yan nga po, ginamot ko ni Supremo at naoperahan po. Yan nga po. Kung wala po sa Supremo, hindi ko po alam kung ano nangyari sa akin ngayon. Kaya po, naoperahan po ako noong pagkalipas po ng dalawang linggo po, yung naoperahan Supremo po, gumaling po ako. Kaya maraming salamat po sa pinagaling mo po sa akin. Nakapunta na loob ko po sa inyo. Kaya po ngayon, kaya po nakilala ko po yung power of God healing. Dahil sa inyo, ngayon, nakasama na po ako sa programong Power of God at nagkakamot na rin po ako sa aking pamilya at nagmamasad na rin po. Maraming salamat po. Hello. Kay Pastor Gary po at kay Pastor Tony, maraming salamat po sa tulong niyo sa akin. Maraming salamat po. Sa ating Supreme President and Founder, Honorable Manolito Cudalang Fair, sa ating, sa kanyang may bahay, si Marianne Gonzaga Antay. Ako po, si Rosario Panis, Tapor Panis. Makilala ko po ang power of God sa aking sakit. Namatay na po ako. Stroke kasi ako dito sa power of God. Nabuhay ako muli sa power of God. Siya ang panibago kong buhay, pangalawang buhay ko na ngayon dito sa power of God. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Jesus Christ, Mother of Perpetual Love, hukbong sandalahan ng mga anghel, sila po ang bumuhay sa akin muli. Kaya nandito ako sa harapan ngayon ninyo. Sa panibago kong buhay, alang-alang kay Supremo, siya ang ginawang instrumento sa Panginoon na buhayin ako. Kaya ngayon, nandito ako sa inyo. Nagpapasalamat sa panibago kong buhay. Maraming salamat sa power of God. Salamat. Bago ang lahat, magbibigay galang po ako sa Diyos Ama. Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Jesus Christ, Mother of Perpetual Health, hukbong sandataan ng mga anghel, at sa ating sama ng Power of God through Divine Healing Association Incorporated, at sa ating Supreme President and Founder, Honorable Manolito Cudalang Amper, sa kanyang may bahay, Marianne Gonzaga Amper, at sa mga pastor, pastora, at sa Youth Development Program, mga
mga bisita na nandito ngayon. Magandang umaga po. Ako po si Pastora Ana Loma Randy Panwa. Nakilala ko ang Power of God 2006. Nung pinanganak po yung anak ko, doon po nagsimula nakilala ko ang Power of God. Kasi yung anak ko po ay sakitin po siya. Halos linggo-linggo po nilalagnat po. Nilalagnat po siya. Kaya si Pastor Gane, halos doon po yan natutulong sa bahay. Kasi minumonitor po niya. Ngayon, malaki na po yung anak ko. 16 years old na po siya. Kaya salamat sa Power of God. At pangalawa, 2010, nagkasakit po ako. Ng dugo, sumuka, lumabas sa ilong ko. Sobrang dami po talaga. Ngayon, sa tulong din po ng Power of God, kumalang din po ako. Nakumpay din po ako kay Pastor Gare, kay Supremo, sa tulong po nila. Ngayon, habang tumagal na nandito ako sa Power of God, lumalim niyo po yung kaalaman ko. Kaya, salamat sa divine, sa mga divine healing, sa mga divine words na tinuro ko ni Supremo. Dahil 2010, nag-aral pa ako dito sa Power of God. Naturuan pa ako kung paano mag-divine healing, mag-blue healing, all body massage, lahat po yun. Sinikap ko pong matuto pa ako dito. Nag-aral po ako. At ngayon, itong ano, yung asawa ko din po, nagkasakit siya. 2021. Hanggang ngayon, awa ng Diyos, nagpapagaling po siya. Matindi po yung pinagkadaanan niya. May time na namamaalam po siya. Sabi niya sa akin, ikaw na ba wala sa mga bata kung ano mangyayari sa akin? Yung time na yun, sabi ko, hindi ka pa kukunin ng Panginoon dahil pagalingin ka. Kaya, salamat kay Supremo dahil siya ang walang sawang tumulong sa buong pandemya. Pastor Gary, Pastor Tony, sa lahat na inyong mga pastor, pastor na nandito. Patuloy na magdadasal sa kagalingan po ng asawa ko. Ngayon po ay nagpapagaling po siya. Actually, galing na po kami ng ospital. Pinabalik-balik lang din kami doon. Hanggang sa lahat ng laboratory niya ay pinalab test na lahat ng katawan, pina-ECG. Ngayon, ang finding sa laboratory niya is normal po, wala pong nakita ang ano doon. Ang ano lang sa kanya, dehydrated lang yung katawan niya daw, kulang daw sa tubig yung lab daw. Kaya sabi ng doktor, hindi na daw kailangan operahin. Pero, sa totoo lang, si Supremo po talaga, hirap sa lahat. Kaya maraming salamat po, Supremo, sa lahat. Na hanggang ngayon, hindi mo kami pinababayaan. At salamat po sa mga kapatiran, sa mga suporta, sa lahat-lahat po, salamat po sa inyo. Ngayon, hanggang dito na lang po muli. Ako po si Pastora Ana Loma. Maraming salamat po. Magbibigay galang po ako sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo,
Mother Perpetualia, kung saan na tayo panganin, sa ating samahan ng Power of God, through Divine Healing Association Incorporated, at sa ating Supremo, Manuelito Budal Amper, at sa kanyang may bahay, Miriam Gonzaga Amper, at sa inyong lahat, magandang umaga. Kilala ko po ang Power of God sa aking panganay sa pamamaga sa kanyang ngipin. Pero hindi ko po yun binigyan ng pansin. Siya lang nagpupunta rito. Gumaling po ang kanyang pamamaga sa kanyang ngipin hanggat dito sa aking bunso, dito na po ako. Dito ko na po binigyan ng pansin itong gawain ng Power of God. Dahil sa kanya, nawalan po siya ng paningin. Dito ko po siya dinarap, pero dinarap po siya sa doktor. Sabi ng doktor, operahan lang ito, tatlong buwan lang, may talin na buwan niya. Pero sabi ng hipag ko, dinala ko na ba yan dito sa Power of God? Sabi ko, hindi pa. Sabi ko, sabado na lang kami po. Kaya dito po kami napunta. At dito po siya gumaling. Gumaling ang kanyang paningin. Dahil po kay Supremo, gumaling ang aking anak. Kaya po ako narating dito sa gawain ng Power of God. Pinangako ko po sa sarili ko. Dito po ako magliling ko na pangabuhay. Hanggang dito na lang po, ako po si Elisa Panis. Maraming salamat. Bago lahat, nagbibigay galang po ako sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Santo, Jesus Christ, Mother Perpetual Helps, hukbong sa lata ng mga banal mga anghel sa ating samahan, Power of God through Divine Healing Nation Incorporated, at sa ating Supreme President, Honorable Manolito Budal Amper, at sa ating Suprema Marian Gonzaga, at sa inyo pong Pastor Pastoris, magandang umaga po sa inyo na. Bago ko po nakilala ang gawain nito, Power of God, through Divine Healing Asian Incorporated, ay dahil po sa may sakit po yung aking pangalawang anak. Dahil din po sa kay Pastor Tony, siya po ang ginawang instrumento ng Diyos Ama na para po ako makarating sa gawain nito. Sa gawain po ito, nandito po talaga ang lahat na matutunan natin sa ating buhay ang divine healing. Napapalo po dito ang touch healing, blow healing, fly healing, or body massage. Ito po ay tinuturo po sa gawain ito. At ito po ay ang lahat na ito, itinuro po ito sa bawat isa sa amin. At ngayon, nai-adapt na po namin sa aming buhay, una sa aming buong pamilya. At nagagamit din po namin ito sa pagmimisyon, ang gawain ito na itinuturo po dito sa gabay ng Holy Spirit
na siya po ang nagtuturo sa lahat ng bagay. Nagagamit na rin po ng bawat isa sa amin na mga kapatiran. Ang lahat na ito ay buhay sa aming buhay. Napapakinabangan po namin ang katuruan ng Holy Spirit. Kahit saan po tayo mapunta, ang gawain nito ay sukok na po talaga sa bawat isa sa atin. Magtiwala na po tayo. At wala po tayong laging inaasahan, kundi po ang kapangyarihan ng Diyos na siya po ang tunay na manggagamot dito sa mundo. At ito na nga po, nanatili po ako sa gawang ito dahil dito ko po natuklasan ang tunay kung paano po tayo manampalatay at manangig sa Diyos. Ang lahat po, makakamit po natin ito kung atin ay gagawin sa ating buhay, ang lahat ng katuruan. Gawin po natin ito. Pagyamanin po natin ang mga katuruan po dito. At ito'y tiyak po. Hindi po tayo pababayaan. At siya lang po ang ating pananggalang sa buhay. Hanggang po sa ating kapwa-apuhan, ating po ito'y ituro ang gawain ito. Nanatili po ako rito habang buhay. Maglilingkod po ako habang buhay. Dahil dito po natuklasan ang totoo at tunay na katuruan kung paano tayo magsamba sa totoong Diyos na buhay. Na kailangan po ay sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan po. At hanggang dito na lang po. Magandang umaga po at Pastora Maria Concepcion Eras, Mangili. Maraming po salamat. Okay, maraming salamat sa inyong mga truth testimony. Actually, kapag wala na po tayong oras, next time naman po siguro ang mga video yung iba. At kung yun po si Pastora pinakahuli, yun po ang kanyang pumangkin dito na sa Bisaya namin ay Gidadzuma na. Ang tawag nila ay kinakarga na lang o pinubuhat na lang galing sa lugar ng tawag ng anong lugar yun? Galing ang pasyente? Ignacia. O sa Ignacia galing. At nakita talaga niya ang kapangyarihan na kung paano gumaling ang kanyang pamangkin. Yung anak niya, yung paano pinapaanak, lalo na yung pinakahuli. Panganay, ano na na, ilang oras lang ayaw lumabas hanggat natuyuan na ang kanyang tubig ng katawan. Ngayon na. So nung dumating ako, sinalo ko na po ang pampanak. Kaya lumabas ang bata, naging normal. Marami pang mga testimony na hindi pa ninyo marinig. Unti-unti na po ninyo marinig ang mga testimony dahil nga ano ba talaga ang power of God to the healing associated and corporated? Sa pamamuna ng pagtuturo ng Holy Spirit at sa ibabang lingkod. Bakit ibabang lingkod ay kinatawag ng Supreme President Power of God? Bakit kinatawag Power of God sa gawain? Sino po ang natatag? Okay? Ang natatag ito ay ang Holy Spirit. Alam mo ba, noong inutusan ng Holy Spirit na itong power of God to the healing associated with security dalhin sa security institution. Bago po ni mo inalihin pala, bago po ni mo bigyan. Ngayon, ilalagay yan ang lalagat niya kung wala pang nauna. Kapag may nauna, hindi po niya aprobahan. Kung magkakapariho, hindi po aprobahan niya sa security institution. Ay siyempre, inutusan ako ay sanay naman tayo sumunod sa